Hi guys! Magandang hapon, OFW in Hong Kong. Ngayon po ay magkakarwashing ako. Guys, ang oras ngayon is 4:15. So dapat 5:15 tapos ko na itong makarwash. Karwashing ako guys. Ayan, ito yung sasakyan. So 1 hour lang yung karwash ko dito guys. So guys, ngayon pupunta tayo sa loob. Buti na lang guys, mabilis lang siyang linisan kasi wala siyang ano dito, wala siyang isang sasakyan. So dati meron yan dyan. So ultimo pag open niya, mahirap. Tapos doon din sa kabila meron din. So kailangan yung pagbukas nito, pag may kotse siya dito banda, ay maliit lang. So mahirapan akong pumasok. So ngayon guys, ang una natin gagawin bago natin siya basain, magbabacue muna tayo dito sa loob. So guys, ang hirap po talaga ang car washing guys, lalo na pag may oras tayo guys na binibigay ng ating amo, dapat natin yung tapusin after an hour. Hindi pwedeng lalagpas ako guys kasi magpapagalitan ako. So ito guys, ang una kong gagawin ay magbabacuum. Ito lang. Hi guys, magwawashing tayo kayo ngayon ng car. Ito yung car sa likod ko. Yan ang iwo car wash natin ngayon. Hello mga ka-OFW sa Hong Kong. So ngayon guys, kailangan natin ng mag-prepare muna tayo ng ating mga gamit. So ito yung kakailangan natin. Una ay itong sabon. Ang pangalan nito ay car wash. Ito yung pangalan niya. Tapos ito naman ay cleaner conditioner sa upuan ng sasakyan ito. Tapos kailangan natin ng vacuum. Kailangan natin ng vacuum. Tapos ito para sa salamin. Tapos kailangan lang natin yung mga basahan. So damihan natin ng basahan guys para maging tuyo talaga, at gustong-gusto kong maggamit ng gloves kapag nasa kung kailangan nyo ng gloves, ito naman yung ano. So ito yung kailangan natin guys. So ngayon guys, bago tayo mag-vacuum, ito yung vacuum namin, bago tayo mag-vacuum, kukunin ko muna tong yung tawag nito guys, yung sa mga sapatos ko, so kailangan ko siyang ipagpag kasi madumi. Pabilisan lang tong ano ko guys, hindi pwedeng ka dito. Ano guys, kailangan natin pabilisan to. Tapos, magbabacuum na tayo guys. Guys, ngayon tapos na tayo dito sa upuan, sa harapan. So, dito naman tayo sa likod. So, ito naman ang ibabacuum natin sa likod guys. Kasi napakadumi sa likod. Ayan guys, kita nyo, napakadumi. So, kailangan natin siyang ibabacuum. Ganito lang guys, car wash. Mag-vacuum muna ako sa loob saka sa labas. Ayan guys, tapos na ako sa loob. Nag-vacuum na ako sa loob, tapos na at malinis na rin. So ngayon, kukuha lang tayo ng tubig para mag-car wash na tayo dito sa labas. So, kukunin na natin yung ito, balde. Ito yung gagamitin natin, kukuha tayo ng tubig doon sa gripo. Guys, at dahil nakalimutan kong magdala ng tabo o timba, so ginamit ko na lang ito guys. Hindi ko na pinapakita sa inyo guys kasi nahirapan din ako magbasya ng tubig dito guys. So ngayon basang-basa na yung yung sasakyan. So kukuha tayo ulit ng tubig para magsabon na ng buong sasakyan.
gamit yung sabon. Wala na siya guys. So, ubusin na natin to. Ilagay na natin lahat dito. Ayan. Ayan na. Tapos, may basahan tayo. Ito yung gagamitin ko sa pagsabon ng buong car. Ayan. Okay guys, tapos ko nang nabanlawan yung kotse kasi nasabunan ko na siya, tapos binanlawan ko na ito na yon. Wala nang sabon. So ngayon gagamit na natin ng basahan at saka itong anong tawag nito para pang salamin ito. Parang igan ba natin? Ganyan. Gamitan natin siya ng ganito para mas madaling matuyo. So start muna ako guys mamaya. Okay, update ko nang kayo. Bye-bye! Hi guys! Ito tapos na finishing. Tapos na yan guys. Okay na. Malinis na ang car ng aking amo dito sa Hong Kong. Ayan na. Yan na yung resulta guys. So kailangan na natin siyang i-close para tayo'y uuwi na guys at magluluto na ng dinner. So i-close lang natin guys. Ayan, naka-close na yan guys. Try natin i-open. Kailangan naka-lock siya guys. Para security guys. At para na rin sa safety. Para di siya mabuksan ng iba. Ayan, okay na yan guys. So, bye-bye guys. Sasakay na ako ng elevator. Bye-bye!